na nag-araw mga kadiyo. Ayon kay Panelo, na nagkamali sila sa pagpahayag na sigurado sila nga si Gerald Bantag ang mastermind sa Percy Lapid case. But before that, please like, subscribe sa ating YouTube channel at i-like na din at follow ang ating Facebook account. Maraming salamat po at ito po yung video. Attorney Sal, nagtatanong yung ating mga kababayan. Mukhang tahimik na ngayon si Suspended Bicol Chief Gerald Bantag. Ano bang mga nasasagap mong update? At mukhang yung kaso yung sagutan nila ni SOJ Remulla, mukhang ceasefire na. Palagay ko, that's the lull before the storm. Oy, may meaning yan ha. Ganon. Alam mo, hindi ba meron ng alitan yung dalawa eh. Mm. Hindi na maganda ang relasyon nila. Kaya, gaya nga ng sinulat ko sa column, may problema yung nakaharap sa kasong yan, respondent. Sapagkat, magkakaroon ng preliminary investigation. Pagkatapos, ang gagawa ng investigation, mga prosecutors sa ilalim ng Department of Justice, nag-away na silang dalawa. Nung respondent Bantag at saka yung Secretary of Justice, para naging personal na ang labanan nila. Pangalawa, ang sa tingin ko, huwag naman magagalit sa atin yung kaibigan natin, Secretary Boy, sa tingin ko nagkamali sila ng magpahayag na siniguro nila, siguradong sila na yung mastermind o isa sa mga mastermind na sinasabi nila eh si DG Bantag. You know, by making such premature announcement, pre-judge mo na ang kaso mo. Kaya magkakaproblema ka ngayon. Kung yan ang official position ng departamento, paano ka kukontray ng mga prosecutors? O hindi siguradong ipapail. Tandaan nyo, ito pong kasong ito ay hindi pa pwedeng magbigay ng bail as a matter of right. Discretionary ito eh. Kailangan magpresenta ka pa ng ebidensya mo. Kaya may problema talaga yung respondent. Kaya hindi po ba, in one of my columns, sabi ko, yung ombudsman, dahil unang-una, number one, meron ng duda na hindi ka magiging fair, hindi ka magiging impartial sapagkat hinusgahan mo na, hindi pa nga nagsisimula ang preliminary investigation. Pangalawa, nag-aaway kayong dalawa. So, itong respondent can never expect na merong fairness and objectivity. So, anong remedyo? Sa tingin ko, dapat, kung ako ang Secretary of Justice, mag-i-inhibit na lang ako. Otherwise, ang gagawin ni DG Bantag, magpapile yan ng inhibition. At hihingi sa ombudsman na siya ang mag-conduct ng preliminary investigation. Ang tanong dyan, pwede ba ang ombudsman? Sa tingin ko, sa saligang batas po, nakalagay naman doon, klaro na pwede siyang mag-initiate ng investigation on its own, sarili niya, o kaya naman, sa complaint na, kung may complaint, sa lahat ng mga aksyon, any act or omission involving irregularity, illegality, inefficiency. Kumbaga napaka-broad ang kapangyarihan ng ombudsman. At habang sinasabi ron na ang primary jurisdiction ng ombudsman ay yung mga kasong hawak ng sandigang bayan, meaning to say work-related, hindi yun naman yung sinasabi ron na hindi pa pwede na hawakan ang lahat ng kaso ng mga public official. Masyadong malawak, wala namang, hindi naman nag-distinguish eh. Alam nyo, sa batas, sa jurisprudence, yung prinsipyo, if the law does not distinguish, we should not distinguish. Moreover, meron nung kaso, kung di tayo nagkakamali yung Gregory Ong versus Antigang Bayan, na nagsalita ang Korte Suprema. Hindi porket nakalagay na yung primary jurisdiction ng ombudsman ay yung mga kasong hawak lamang
ng Sandigan Bayan, hindi ibig sabihin, hindi niya pwedeng hawakan kasi nga napaka-broad ang nakalagay sa saligang batas. Kaya sa tingin ko, talagang merong jurisdiction ng ombudsman. Pwede talaga silang mag-takeover at any stage of the proceedings. Moreover, pag ginamit mo kasi yung, teka muna, hindi naman work-related yan. Unang-una nga, wala naman sinabi ang saligang batas na work-related. Ang sinasabi doon any act or omission na illegal, irregular, inefficient. O madali sabi, kahit na hindi work-related. But assuming na hinihingi mo work-related, sa akin pong pananaw, work-related kasi titingnan mo yung mga yung reklamo, nakalagay po doon. Sangayon doon sa matrix nila, si silueta, inutusan ng bantag. O sino ba silueta? Opisyal. So ibig sabihin, ginamit di umano ng bantag ang isang official sa Bureau of Customs, Bureau of Corrections. At ito namang si Silueta, sangayon rin sa reklamo, ginamit naman yung mga inmates. O edi, talagang ginamit ang kapangyarihan, ang posisyon, di umano ha, sa kanilang mga allegasyon. So it means work-related. So kahit anong tingin nyo, whether work-related o hindi, may jurisdiction ng ombudsman. So anong masasabi nyo sa video, mga kadiyo? So for me, parang tama naman si Panilo nga parang nagkamali sila sa pagpahayag kasi sa dami ng inakusan nila kay Bantag pero wala silang sapat na ebidensya nga maipakita. And then ngayon, parang yung away nila is naging personal na, imbis na per sila case is naging Remulia Bantag issue. So sa palagay nyo, mga kadiyos, ang ayon ba kayo sa sabi ni Panilo na nagkamali sila sa pagpahayag na si Gerald Bantag ang mastermind? Mag-comment down below sa inyong reaction o video. Maraming salamat po at magandang araw.